Hello everybody, it's me Flowers Romano. Today guys, i-share ko sa inyo kung hindi ko na ipagtumpik-tumpik pa, hindi ko na hahabaan itong video na to. Gusto ko lang i-share sa inyo sa mga kagaya ko na Google AdSense at nagka-problema sa isang pin or yung hindi dumating yung Google AdSense ko at nawalan ako ng ads at paano ko siya naibalik na hindi dumating yung Google AdSense ko. So, ganito yun guys. I-share ko na. Hindi ko na to patatagalin pa. So, na-approve ako noong November something 2021. So, last year lang. So, dumating na yung $10 ko kasi $10 kasi yung requirements para maka-request ka ng PIN. Yun. So, dumating yung mga request ko. First, second, third, at saka fourth. Hindi talaga dumating yung Google AdSense ko until now. So, pumunta ako sa, sabi nila pumunta ka sa post office, baka nandoon lang yun, hindi lang nadala ng kartero, or ano ba, nakalimutan ba, or something, or hindi alam yung address namin. Yun. So, nagkaroon ako ng deadline na hanggang 3 to 4 na lang pwede kang mag-request ng Google AdSense mo. Ang problema din ito, talagang nanglumo talaga ako at talagang nawalan na talaga ako ng pag-asa kasi lahat ng video ko ay inalis yung mga ads. Nakakaloka, di ba? So, nagpadala si Google AdSense sa akin ng note doon sa taas ng aking YouTube studio at saka doon sa Google AdSense ko na sa Google ko makikita yung mga note doon na noted na kaya hindi daw kailangan daw nilang tanggalin yung ads ko kasi hindi na verify yung address ko. Eh kasi naman, paano ko naman i-verify? Eh, hindi dumating yung Google AdSense pin ko, di ba? So, talagang nawalan na talaga ako ng pag-asa. So, ang dami kong sinabi, mga kasamahan ko, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Nasa-stress na talaga ako. Yung mga ads ko, wala talagang mga, yung mga video ko talaga, wala ng mga ads. Talagang cry in the moment ako noon. Kasi sayang yung pinaghirapan ko. At saka, syempre, nasira na din yung mata ko sa ka-edit ng mga video ko, diba? So, wala. Tanggong. I mean, talagang nagstay talaga yung dollar ko na hindi na talaga tumubo kahit ilan pa yung nanood. Ilan lang naman talaga ang nanood ng mga video ko. So, yun, nagsteady talaga yung dollar ko. Hindi tumaas yung pera ko, yung dollar ko. At talagang wala ng ads, wala ng join button, wala na talaga lahat. So, sabi nila, mag-manual na lang ako. Mag-manual verify na lang daw ako. So, yun, ginawa ko naman din. Nag-manual naman din ako. Tapos, yun, meron daw silang nanonood ako ng video tutorial. Sabi nila, ansiran mo lang yung mga dot doon, yung ganun. So, ginawa ko. Ang problema, guys, ang problema ko talaga, is kailangan mo ng ID na ID, government ID na talagang nakalagay talaga yung address doon sa ID, address kung saan ko yung in-address yung Google AdSense ko. So kailangan tumpak talaga yung nakalagay talaga yung ID. Kung wala ka namang government ID, pwede na din daw yung mga billing address, yung nakapangalan sa akin at saka nakalagay doon din yung address. Kaso lang hindi nakapangalan sa akin yung mga bill ng mga tubig, ilaw, wala talaga ako noon. Tapos noon nga sabi ko, ano kaya kung ano, i-verify or i-change ko na lang yung TIN ID ko kasi yung TIN ID ko na lang talaga hindi na change yung apelyido ko pagka may
ano na, double na. Kasi single pa lang ako noon sa ID ko, nung sa teen ID. So pumunta ako doon sa ano, sa BIR, pa-change ang ito. Bachucho, marami pa mga requirements na kailangan ganito. So wala na lang, wala na talaga ako pag-asang, ano, last na pag-asa ko na lang talaga is hintayin yung Google AdSense pin ko. Ang problema, guys, hindi ko alam kung kailan darating o baka hindi na talaga darating yung Google AdSense ko. Wala na talaga akong pag-asa. Wala nang career bilang YouTuber ko. YouTuber, career talaga. So, yun guys, alam, nangumok talaga ako. Ano ko yung gagawin ko? Ganun. So, dumaan talaga one month. Talaga ako walang ads. Wala. Totally wala. Walang ads talaga lumabas doon sa mga video ko. So, yung ang saya-saya ko noong time na yun, na monetize ako kasi ang sarap tignan yung mga video na may mga ads, yung mga ganito, ganyan, yung mga ganyan. Wala na talaga. So, napatingin ako doon sa folder ko yung mga requirements ko, kung saan yung, kung ano yung mga requirements ko na nagpasa ako ng requirements, yung nag-apply ako ng work. So, may nakita ako doon, meron akong barangay clearance at saka police clearance. Yun guys, yung dalawa na yun guys, try ko talaga i-upload or i-download at ipasa sa kanila. Guys, after 1 hour, lumabas na yung dollar sign ko. Yung join button ko doon sa account ko, lumabas na. Ayun, ang saya-saya talaga. Tinignan ko talaga. Ngayon, dahil may lumabas na dollar sign, meron na akong Google, may join button na ako. So, nakalagay na doon. So, hindi na nag-e-error yung step 2 kung paano ka ma-monetize. Kasi yung time na yon talagang error talaga yung step 2. Yun ang pinakamahirap talaga na step na kailangan mo nga i-done pag kayo ay nag-apply ng monetization sa YouTube. So, talaga nawala, guys, yung error na yon. So, ang saya-saya-saya. Diba? Ang saya-saya ko. After 1 hour, lumabas na siya. Yun, tinanggap. So, ang problema naman ito, may problem na naman ako. Kahit may join button na ako, kahit may dollar sign na ako, lahat ng video ko, wala pa rin ads. Yun. Naloka na naman ako. Bakit wala pang ads? Mag-isang araw, magdadalawang araw na wala pa rin siyang ads. Gulo-gulo talaga ng buhay. Yun. So, ang ginawa kang sabi naman ng mga kaibigan ko, hintayin mo na lang, baka lalabas na yan. Sabi nila, nanood din ako ng mga tutorial, sabi doon, kailangan mag-livestream ka ng 8 hours, kailangan linisin mo yung mga, ano bang dapat linisin doon, baka may copyright claim ka, yung ganan, mag-upload ka, or something like that, yung gawin ginawa. Sabi ko, ang tagal naman yung 8 hours, yung 1 hour lang magla-livestream ka, puta ka lang ng puta, ang sakit-sakit na sa ngala-ngala, diba? Mag-try daw ako na mag-premiere, baka meron doong dollar sign, tignan daw niya kung may dollar sign na yung premiere ko. So, nag-try ako mag-premiere guys, mga 3 minutes lang yata yon. So, ino-on ko yung dollar sign niya. So, naka-on siya. So, nakita naman niya na may dollar sign ako doon sa premiere ko. So, ganun pa rin. Wala pa rin siyang ads. After kinabukasan, guys, ayun, tuwang-tuwa ako. Hindi lang po yung cellphone na kasamahan ko sa work. Sabi ko, pahiram naman ang cellphone. May YouTube ka ba? Yung ganun. So, tinignan ko doon yung mga video ko. Ayun! Lumabas na yung ads, guys. Ganun. Kahit hindi ka pala mag-livestream ng 8 hours,
kailangan pala guys, dapat lang palagi i-update lang talaga yung mga video mo, kailangan mo mag hindi naman talaga kailangan na mag live stream ka ng 8 hours, ang tagal-tagal noon, 'di ba? So nag-premiere lang ako ng 3 minutes, yun, lumabas na yung ads ko kinabukasan. Yun guys, wag lang tayo ma-stress kung hindi lumabas yung mga ads nyo. Darating talaga ang panahon na lalabas talaga yung ads na yan. So, yun guys, sana makatulong ako kahit paano doon sa mga kapareho ko na nagka-problema about sa hindi nga dumating yung Google AdSense ko hanggang ngayon. At yun nga, nag-manual po ako ng verify ng address ko. Sana nakatulong guys, kahit wala po tayong ID, government ID, pwede na pala yung mga barangay clearance at saka police clearance. Kahit wala tayong billing address, basta nakalagay lang talaga yung tama yung address nyo at saka yung pangalan nyo, pwede na pala yun. So, hindi na ako pinahirapan pa. Tsaga-tsaga lang talaga. Sana nagustuhan nyo itong video na to at huwag po nyo kalimutan mag-like and subscribe and share. Okay, thank you. Bye-bye!